Wala, pera na yan. Hindi na, 5 years old, makakashoot. Yung anak ko, 4 years old, di makaabot yung tira. Tsaka ang tatay, point guard talaga. Kahit maliit, malakas, magandit. So may future yan? May future yan, pera na yan. Ano dapat gawin? Training niya na yan eh. Point guard naman yung tatay, magaling naman mag-training yan. So anong dapat, anong dapat tutukan doon? Yung disiplina, yung kain, medyo tumataba eh. Tapos training. Tapos yung tulog maaga, basta disiplina. Pero bihira ba yung ganyan bata na nakakasyon? May pulso na ganyan? Bihira yan. May malakas kasi, malakas yung katawan. Ba't bihira yung ganyan? Gifted na yan kasi second generation na ng mga tatay yan, di ba? Parang gano'n. Basketball player tatay, siyempre, anak. Tingin mo mas malakas kay Froylan to? Pag nagtuloy-tuloy? Oo, siyempre, anak eh. Parang di ba, lahat naman ng mga second generation malalakas kasi sa una. Eh si Dudot? Iyon lang, doon lang tayo na ano. Sorry. Wala po tayong ibig sabihin doon. Siya po yun. Bye-bye. Thank you. Pre, paano mo tinrain yung anak mo? Layaan ko lang siya mag-basketball. Sumasabay lang siya sa akin ng practice. Ganun. Kahit nung naglaro ako sa Thailand, lagi ko siya kasama mag-practice. May tigay sa aming bola. Hinahayaan ko lang siya mag-dribble sa court kung anong niyang gusto yung gawin. Layaan ko lang siya. Pero paano niya na-develop yung pulso niya, yung sa shooting? Medyo ang lakas ng pulso para sa edad niya. Binibigay ko sa kanya yung bola na medyo advantage malaki ng konti para medyo lumakas yung kamay niya. Pero marami pang bumibili sa bata na yan kasi 5 years old nakakashoot na. Oo, medyo maraming nagugulat. Marunong na siya mag-dribble. Iba na yung advantage niya kumbaga sa 5 years old. Medyo marunong na siya mag-dribble at saka mag-shoot ng malayo na yung konti. So paano siya pag nakakita ng court talagang ayaw na umalis? Tapos gusto niya laging may kalaro. Gusto niya malaki yung one-on-one yung kalaro niya ayaw ng maliit na bata. Gusto niya yung ganun yung kalaro niya. Okay. So ano nakikita mo dito sa potential ng anak mo? Sana gustuhin niya tsaka yung love for the game. Hindi lang yung basta maglaro lang. Tsaka school, siyempre importante mag-aral. Pero nakikita mo ba na nakaguhit sa kamay nito yung maging PBA player one day? I wish. Sana, gusto ko. So gusto mo siya para sa kanya. Gusto mo siya magpatuloy ng pangarap mo na na-outlot? Siyempre. Masarap yung feeling pag gano'n. So kumbaga yung mga mistakes mo as a player na kumbaga nag-result doon sa medyo nawala ka ng pwesto sa PBA, yun ang itinutuwid mo sa kanya ngayon? Yun. Oo, tama ka doon. Ano pangalan niya? Kendrick? Kendrick Bagyon. Ilang oras siya naglalaro ng basketball araw-araw? Siguro mga 2 hours. Tuloy-tuloy. Sa bahay, sa labas niya meron? Oh, may court. Nagpalagay siya ng ring. Nandidikit ko sa court. Naglalaro kami mag-isa. Ay, kaming dalawa. One-on-one lang. Sa bahay niya? Nakadikit siya, pater? Eh, pero paano yung pag-aaral? Nag-school siya. Pumapasok siya ng 8-10. 8-10 sa school. Kinder. Senior kinder. Tapos pag-uwi, mag-lunch, sabay laro sa bahay. One-on-one kaming dalawa. So, hindi naglalaro na laruan to? Naglalaro rin ng mga barel, ganyan, iPad. Pero mas madalas? Mas sa isang araw, hindi pwede maglalaro ng basketball. Ganun? Maglalaro, mag-iayayin niya ako mag one-on-one sa loob ng mga. Gano'n ka nakatagal naglalaro? Five. 5 years old ka na? Ilang year ka na naglalaro ng basketball? Ten. Ha? Ten. Kailan ka nag-start naglaro? 4 years old? Araw-araw ka nagsushoot. Saan? Bahay. Sino nagtuturo sa'yo? Dati mo? Buti kaya mo na iba to yan. Hindi ka nabibigatan sa bola? Hindi mabigat? Ha? Sige, pakita ka nga ng dribble mo. Pakita mo ang dribble mo. Wow! Wow! Behind the back. Wow! Oh, shoot. Lay up. Tira ka. Shoot. Gusto mo maging PBA player? Gusto mo maging PBA player? Ha? Ba't ayaw maging PBA player? Ano saan mo gusto maglaro? Dito. Sa FPU? Bakit? Love. Dahil dito yung daddy mo?
Ah, okay. Spin.